Simula bata ako, backpack ang gamit ko. Pero ngayon na humaling ako sa filmmaking, nakahaselan na ako sa pagkuha ng camera sa likod ko. Kasi minsan may mga shots na gusto ko na nasa harap ko na lang lagi yung camera, pero syempre dahil hindi ko rin naman pwedeng gawin yun dahil delikado dito sa Pilipinas, binabalik ko pa yun sa bag ko. At least kapag shoulder bag, nasa harapan mo na, tapos pwede mo na makuha agad yung camera, sabay kunin mo na agad yung shot. Tapos yung pinaka-hassle pa dito pagdating sa mall, yung tatanggalin mo pa yun sa likod mo yung backpack. At least dito nasa harap mo na, bubuksan mo na lang. Bali nakita ko lang talaga tong bag na to na gamit ng tropa kong si Bemboy. Sabi ko, ayos yan ah, kasi dyan yung camera ko ah. Sabi sila niya sa akin yung link. At eto na tayo. Wow! Gagi, ang ganda. Shit! Gagi, ang ganda. Solid! Dami rin lalagyanan sa loob. Gagi, ang ganda, ganda, ganda. Pwede dito yun, pwede. Ay, na ayos, ayos. Uy, kasyang kasya. Pwede, pwede. Kasha men, kasha camera ko! Yes! Oo nga pala, hindi ako sponsor ng bag na to, sariling pera ang ginamit namin para mabili tong bagay na to, kaya dapat na review ang mabibigay ko rito. Bali, ganito yung itsura ng bag kapag susutin nyo lang siya. Tapos kung makikita nyo sa loob, sobrang daming compartment nito. Pagbukas nyo pa lang sa loob, may dalawang separate na compartment na agad siya. Tapos meron siyang mini pocket dito. Pwedeng paglagyan nyo rin ng kahit ano. Malalaking bills, ganun. Sa malaking part ko kasi nilalagay yung camera ko mismo. Basta dalawang hiwala yan, pwede mo rin ilabas yan. Tapos meron siyang maliliit na side pockets din sa loob. Dalawang maliit na side pockets, pwede mo lagyan ng condom, ganun. Tapos may lock-in strap din siya dito sa loob. Kung sakaling ayaw nyong magalaw yung nandito sa part na to, maliit na compartment na to. Tapos sa likod, meron siyang back pocket na dito ko nilalagay yung vaccine card ko, tapos yung mga barians, yung mga pera. Pero nilagyan na ng payong kung gusto nyo. Ewan ko. Napagkasya ko dati dito yung payong, tapos hindi ko na napagkasya. Dito sa maliit niyang side pocket. Dito ko nilalagay yung mga lens cap. Wala, literal lang talaga na lalagyanan to ng camera para sa akin. May isang malaki pa siyang compartment din dito sa harap, as in sa harap na mismo ng bag. Ito ko nilalagay mga face mask para madali ring makuha. Kaya sobrang dami na talagang compartment, di kayo mauubusan ng malalagyan. Tapos yung lock lang niya ay itong dalawa lang na to. Itong dalawang pasukan lang dito sa harap. Ooh, lock! Actually yung zipper din niya maganda eh. Sobrang dali lang malak. Ano? Smooth. Tapos yung ilalim niya, hard firm bottom yan. Kaya bagay siya talaga sa camera. Parang may cartoon siya dito sa ilalim. Kapag ilalapag nyo to sa matigas na surface, well, huwag nyo lang babalibagin siguro yung camera nyo. Alam nyo naman may camera. Pero kung nangyari, meron kayong mga lalagay dito, mga dokumento, kung ano man yung lalagay nyo dito, asahan nyo na hindi yun ma-PPP agad. May lalaban dun sa pag-UP dito sa ilalim. Ang galang aso to yun. Sinira mo na naman yung buhay mo dyan eh. Ang trip mo sa buhay eh. Ang gulo na naman dito. Ang trip mo sa buhay. Ha? Ano bang gusto mo? Ha, Twinkle? Ay, Twinkle. Hindi ko si Twinkle. Sinira na naman yung lugar niya dito eh. Parang hindi ko maintindihan itong asong ito. Ano yan? Oh my gosh. Okay, yung lapitan yun. Ngayon kung tatanungin nyo kung pwede itong paglagyan ng mga A4 na type na papel, hindi siya pwede. Hindi siya kakasya. Malulukot siya. Tingnan natin kung kakasya itong payong. Pagkasya ko talaga ito eh. Oh, di ba kasya yung payong? Oh, di ba kasya, men? Kasi paano sa gilid? Tapos nandito yung camera ko. Pagkasya ko yun eh. Pagdating naman sa quality na itong bag na to, mararamdaman nyo na yung materials na ginamit dito ay high quality. Kasi hindi naman sa paninira sa mga bag, kunwari sa Quiapo, gano'n. Hindi ko na alam ngayon ah. Pero yung mga sa ganong klaseng bangketa na bag, kaya di ako bumibili ng mga sling bag dun eh. Ito yung bag na binili ko sa pen shop. Tapos yung quality na ito, mayahambing ko sa quality yung ginawa dito. As in, promise, parehas din ng quality. So, mas magaspang pa nga yung likod nito kaysa sa telang ginamit dito yun. Ang lambot ng tela dito. Dito magaspang pa nga eh. Aminin ko yung hindi ko lang pinagkakatiwalaan sa ngayon ito, itong leather na to. Hindi ko alam kung kailan ito kakalas. Baka mamaya kumalas ito bigla kasi nakatahi lang siya. Pero mukhang maganda naman yung pagkakatahi. Yung mga zipper na ginamit, solid.
sarap pakinggan, hindi sila yung sumasabit. Isa pa sa pinakaayaw ko na rin sa backpack, yung pag umuulan. Dahil nga nasa likod mo, tas magpapayong ka, hindi mo alam kung napapayungan mo ba talaga yung bag mo. Yung gamit ko ng backpack ay malaki, kasi kasi dun yung laptop na mga 17 inch. Hindi ko rin alam kung napapayungan ko na ba yun. Tas pagdingin ko na lang minsan sa likod ko, basang-basa na sila. At least pag ito yung gamit ko, kitang-kita ko agad kung nababasa ba yung bag o hindi. Tapos ako kasi pawisin akong tao, kaya yung likod ko laging basa kapag naka-backpack. At least ito hindi. Bali kung gusto nyo itong bag na to, yung link nasa description box sa baba. Bali kung gusto nyo itong bag na to, nasa link ng description, nasa box ng description yung link sa baba, sa below. Puta.